kasi gusto ko na magpabang sticker. Okay guys, this one is for Mike. Cheers! Good morning, guys! Good morning! How are you today? Oh, very well! Are you ready for your breakfast? Yes, I am, thank you. Okay, oh, you look gorgeous today, Tony. Oh. That's a dirty clothing. Is everything okay there? No, something. Oh, that one. Yes, it's a wire. Oh, I'll go and get an scissors it's for a that. Snipper, yes. Okay, do you want to come here? Now, for our breakfast, yes. I'm gonna make some egg and bacon with toast. Would that be okay? Perfect. Okay. Come on. Today is Thursday. At, oh my God, mukha akong may bigote. But anyway, okay lang yan. Malapit na siya maghilo. My goodness, kunti na lang. Oh, nagdodry na siya, guys. Ayan. Hindi naman yun mag-ano eh, magiging piklat. Dito tayo guys, kasi ako ay magluluto ng breakfast. Breakfast ni Michael saka ni Lolo. Egg and bacon din daw si Michael. Oh my God, nasan yung ating ano? Ayan. Dito ka lang pala. Pupunta kami today sa town. Kasi kukunin lang yung pera for team. Oh my God, yung oil na naman ang problema. Yan. Oil. Supposed to be kakain kami sa labas pero I told Michael na sa bahay na lang tayo mag-dinner kasi meron akong nabili na meal deals. Saka masarap yun guys. So mamaya ko yun gagawin pero malay natin iba baka gutumin si Ngungo. Kaya sabi ko sa kanya, lutuan na lang kita ng ano, egg and bacon din. Pareho kayo ni Lolo. So ayun, sabi niya okay. Ilang bacon ba ito? 1, 2, 3, 4, oh lima. Limang bacon. Ang bilis talaga uminit dito guys, as in. Guys, ayan na yung breakfast ni Lolo. Ibibigay ko lang to sa kanya with the tinidor. Yung kay Michael, lalagyan ko pa lang ng butter saka yung sa akin. A few moments later. Guys, kakarating lang namin ni Michael dito sa bahay at pasensya na kayo kasi hindi ako nakapag-vlog ng maayos doon sa town. Especially sa waterside saka doon sa bangko kasi bawal naman talaga. Now, ang pinaka-priority talaga na ipinunta ko sa town ay ang kumuha ng pera ni Tim, yung gardener dito. Kasi by next week ay sahuran na niya. Now, andito yung pera niya guys. Ayan, oh, sobrang dami. Ayan. Hindi siya nag-a-accept guys ng, alam mo, transfer to the bank or whatever. Kailangan niya ng cash. Alam niyo, halata talaga na matanda na siya kasi puro cash na lang yung pera niya guys. Hindi siya nag, ano, yung parang ATM or whatever. Kasi parang, doon na siya sa stage na makakalimutin na daw siya. Now, aside from the bank guys, ay napunta din ako doon sa beauty lounge, yung baba mismo ng waterside kasi nagpa-ahit ako ng kilay guys. Trading pala, eyebrow trading. Kasi hindi ko kaya nalinisin yung kilay ko na ako lang kasi hindi siya nagiging pantay. Ayan, oh, kung nakita nyo yan, oh, malinis na yung kilay ko, guys. Hindi kagaya dati na maraming ano, exist na buhok dito. Now, look at that. Pwede na akong magkilay ng proper na talaga. Although, I can do it naman, guys. Pero, I prefer na ipagawa doon. Kasi, at least, diba, maayos siyang tingnan. Kasi, kailangan ko din na ipatrim yung dito ko. Kasi, meron din akong buhok dyan. Now, after namin doon ay may pinuntahan ako yung sa aking hair salon kasi next week ay kukulayan na yung buhok ko. Kailangan kong pumunta doon bago ako pumunta next week. It's because kailangan nila ng skin test just to check na wala akong allergy sa bagong kulay or brand na gagamitin nila, which is ginawa nila yun dito. Oh.
Wala naman akong allergy, guys, sa kahit na anong kulay sa buhok or mga medication sa buhok. Pero wala eh. We need to follow the rules dito sa UK. Now, nakausap ko yung babae na magkukulay sa buhok ko. Ang sabi niya sa akin na hindi daw niya may gagaranti na yung hair color na gusto ko ay matutupad. Pero itry niya daw yung best niya. Kaso nga lang, ayaw niyang mangako. Yung parang ayaw niya akong paasahin ba, kasi baka mamaya daw madisappoint ako, tapos alam mo na magreklamo. Sabi ko naman sa kanya na why not check my history talaga sa hair color ko, kasi dito din ako nagpa-hair color. Ano siya? I think every year dito ako, sabi ko sa kanya. Now, chinik niya din. Sabi niya sa akin, ito yung kanilang ginamit na hair color sa'yo. Tapos, ginamitan nila ng bleach yung highlight. Eh, sabi ko sa kanya, wala akong problema kung gagamitan mo siya ng bleach, as long as na gusto ko lang na yung buhok ko from darker to a little bit lighter. Para naman, mag-lighter din yung ano ko, yung appearance ko ba, yung ganun. So, sabi niya, okay, sige, I'll see you on Wednesday. Sabi ko naman sa kanya, okay, pero sabi niya ulit sa akin, basta I will try my best na maging ma-achieve daw yung kulay daw na gusto ko. Kasi ang kulay din, kasi ang kulay, guys, na gusto ko ay, oh my god, nasaan yung phone ko? Teka lang ha. Ito. This is the hair color, guys, that I wanted to achieve. Nakikita nyo yan? O, diba? Kasi gusto ko na magpabangs din ng ganyan. O, diba? Parang Korean talaga. Wala lang. Na-addict kasi ako sa Korean, guys. Pero, I wanted my hair to be cut as well, kasi mahaba na siya. Pero, not too much, guys. Siguro, mga around dito lang. O, diba? Okay naman sa akin yung black hair, pero wala lang. Trip ko lang. Eh, si Mikey laman pumayag. Hindi, ayun. Gora na tayo. Now, after doon, guys, diba, nasettled ko na siya. Nagpunta ko ng New Look. Sa New Look, guys, mayroong sale. Nag 70% off sila. During this time talaga, maraming mga store na nagsisale. Kasi ito yung tinatawag nila na parang spring something sale. So, yung mga bilinta nila nung winter, or winter pa nga ngayon, ay sinisale nila para parang parang maubos na yung stock nila. So, doon sa New Look, guys, meron ako nakita na pantalon. Petite size. Size 6 siya, o, diba? 7 pounds na lang yan, guys. Ang 7 pounds, guys, babe, magkano siya? I-multiply natin siya. Where is the calculator? My God, I'm not good with mathematics. 7 times 65 ata tayo ngayon. Hindi ako sure. 455 pesos na lang siya, guys. Dati siyang 15.99 pounds. So, round off natin yan times 65. Dati siyang 1,040 pesos. Ngayon, naging 400 pesos na lang siya. So, diba? 60% off. Then, meron pa isa, guys, na nagustuhan ko. Ito, ayan, oh. Dati siyang 6.99 pounds. So, round off natin siya sa 7 pounds times 65. Dati siyang 455. Minus natin siya, half price, no? Nagiging 225 pesos na lang siya, guys. Ayan, oh, ang ganda. Tapos, ito pa, binili ko to, guys. Ayan, oh, kita nyo yan. Checkered trouser siya. Petite din to, guys. Ayan siya, maganda. Dati siyang, how much is it? Ah, dati siyang 22.99 pounds. So, gawin natin 23 pounds times 65 pesos sa Philippine money. 1,040? No, it's not. 23 times 65. 1,495 pesos at naging 12 pounds na lang siya. So, times 65, naging 780 pesos na lang siya, guys. O, diba? Alam ko may New Look na sa Pilipinas, eh. Kasi yung kapatid ko, lagi siya nagpapabili sa akin ng New Look na damit dito. Kasi mas madalas na mag-sale dito sa Yoki kaysa doon sa Pilipinas. Then, bumili din ako ng white na. Tiyan-tiyan-tiyan-tiyan. Ano siya, guys? Knitwear siya sa harap, pero ito, organza siya dito sa dulo. Ito ata yung nauuso ngayon, guys. So, binili ko siya. Ito hindi siya sale. £12.99 siya. Full price. Sa New Look din yan. Pero I think it's a brunch ata. £13 times 65 pesos. 845 pesos, guys. And then, bumili din ako ng raw virgin coconut oil, kasi meron tayong gagawin, guys, DIY. And then bumili din ako ng lavender oil, ayan, at saka yung tea tree oil, o, diba? Tapos dumaan din ako ng super drug, kasi
Merong bago yung L'Oreal, ano siya, yung foundation. Pero alam ko na nailabas na to doon sa US website, pero dito sa UK ay kakalabas niya lang. Actually, a few months ago. Pero ngayon lang ako na bumili kasi yun lang yung time ko na pumunta doon. Sa isip ko kasi last week, kung bibili ako ng makeup, parang hindi ko naman kailangan. Pero sabi ko, sige, gawin na lang natin this week. So, ayun. Binili ko siya. Tapos matagal ko na tong trip, guys. This one is an eyeliner. I think this is the matte signature eyeliner ng L'Oreal. Pero marami silang kulay, guys, ha? I think total of 8 ata yung kulay niya. Pero black lang yung binili ko kasi ito yung madalas na ginagamit ko. And then bumili din ako ng Brow Artist plumper. Ayan siya, oh, para sa brow. Lagay natin dyan. Pero muna magagawa ko ng separate na review with this one, guys. So now yun lang lahat. Magluluto muna ako, guys, ng aming dinner. Supposed to be, kakain kami ni Lolo, ni Michael sa labas today. Kaso nga lang, diba, nung, I think Monday ba yun, or yung, oh my God, I can't remember, when did I go to Tesco? I think, Tuesday, yeah, I went to Tesco para mag-grocery, and then naisipan ko na instead na kumain kami sa labas tatlo, why not dito na lang kami sa bahay, at bumili ako ng meal deal. Ayan siya, diba, yung slow cook gammon shank. Ayan, so apat to siya lahat, guys. So that means na meron tayong extra na isa. Now, paano to lutuin ay ilagay lang daw to sa oven for 55 minutes under sa 180 degrees Celsius. So this one, ito yung ating lutuan, guys. Buksan ko lang to. Kasi according dito, dapat yung sauce niya mamaya muna ilagay. So, okay, that's the pineapple sauce. Now, this is the gammon shank. Ayan nga, oh. So meron siyang sauce doon sa loob. Napakamura dito, as in. Pasensya na ha, kasi naka-gloves ako, pero malinis yung gloves ko. Baka isipin nyo na madumi yung gloves ko, ha. Malinis yan. Kaya ako nag-gloves, guys, kasi meron akong kuko, diba, na malapit ang matanggal. Ayoko siyang malagyan ng pagkain kasi baka magka-infection ako dyan sa kuko. Mas masakit yun, you know. Ayan, look at that. Diba? Hindi pa yan luto, ha, pero masarap na siyang tingnan, guys. So, ayan na yung ating gammon shank. Ilagay na natin siya sa ating oven. Siguro mga 180 degrees Celsius kasi yun yung nakalagay doon sa instruction. Now, I think I can take this out. Then, palitan natin ito. So, 55 minutes. So, almost an hour siya, guys. So, ngayon, it's only 4:30 ng hapon. So, mga 5:30 or before 5:30, balikan natin siya. Malapit na maluto yung aking gamon, guys. Now, i-prepare na natin yung ating sweet potato fries. At saka yung ating french fries. Kasi I think si Lolo mag-chips, si Michael naman ay mag-sweet potato lang din. Okay, guys. Okay na yung ating gravy. Now, pati yung ating french fries at yung potato sweet fries. Ano pa yun? Potato sweet fries, no? Sweet potato fries pala. My God, ano yung nagsasabi ko? Are you hungry now, Tony? Well, I'm always hungry. Okay, you go and sit down and I'll be there, okay? Yes, sir. Okay, guys, this one is for Michael. And this one is for me. Ayan. Hey, gutom na ako, guys. Kanina ko pa tiniis yung aking gutom para lang dito. O, diba? Ako, wala kaming ano, knife. Guys, sasabayan ko si Lolo na kumain. Teka lang kasi parang hindi nyo siya nakikita. He's there. Look. Oh my word. Cheers. Cheers. Right. Is it nice? It is. Good. I'm glad you like it. This gammon is really good. De? Dami. Dami. Halika dito.
dito. Ano ba sa'yo? What do you want? What's that? Cheesecake or this one? No, I'm still full. Maybe later, yeah. But why are you wearing pink? Pink, because I'm a gay. Well, that was socks. It sucks. How you doing? I'm doing fine. How's you doing? I'm good. You're good. Excellent. Do you want more? No, that was lovely. No, it really was nice. Are you full now? Yeah, I've enjoyed it. Got your medication here. It's your nighttime medication. Go, go, Tony! Go, go, Tony! Well done. You like this elderflower? Yeah. 1, 2, 3, 4. Only four. How did I find myself on the floor? Here. Oh, thank you. Okay. Oh my God, guys, si Lolo lang nakaubos nito. My goodness. Ito yung Battle Green Sparkling Praise Elderflower. Ayan. Water lang to, guys, pero meron siyang ano, parang flavored water pero sparkling din siya at the same time. So, no alcohol with this one, pero gustong-gusto ni Lolo. Ako konti lang yung ininom ko kasi parang not my thing. Mas prepare ko pa rin yung aking tea. So ngayon ay mag-tea na ako. Tapos yung aking dessert, guys, pinakain ko lahat kay Lolo. Panindigan mo, Kim, ang pagda-diet mo. Si Michael nagulat kanina nung sabihin ko na, uy, diet ako, ano ka ba? Sabi niya, diet ka. Sabi ko, yes. So ayun, nakita niya, hindi ko inubos yung ano, guys, yung burger kanina. Siguro 1/4 lang, mga 2 bite lang ng ano, burger king yung kinain ko kanina. Okay na yun, diba? Uy, walang tubig. Kuha lang ako ng tubig. Paano ba yan, guys? Kailangan ko lang tapusin yung ating video kasi mayroon pala akong gagawin. Mag-edit ako ng 2 video, guys. Yung kahapon ko na video saka ngayon. Otherwise, wala tayong ano, i-upload na naman by next week. I promise myself pa naman na talagang active na ako sa pag-i-edit. Kasi meron akong mga video, marami. Yun nga lang ay hindi ko pa siya nai-edit. Yun yung problema dun. Kung nagustuhan nyo yung video na to, guys, huwag nyo kalimutan na mag-thumbs up at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much for watching. Bye-bye!